guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Kanina guys, pumunta ako ng bayan upang bumili ng materials na gagawin natin sa ating kliyente. So yung mga materials natin guys, is nandito sa aking harapan. Ayan, so ito siya guys, ayan. Ito yung ating mga materials. So kompleto yan guys, yung binili natin ayan sa hardware. Ayan guys, papaliwanan ko muna sa inyo kung magkano nga ba yung mga presyo ngayon pagdating sa ating mga electrical materials. Ito guys, nakabase lang dito sa aming lugar. So sa inyo lugar, awan ko lang kung magkano yung presyo. So ayun, dito sa amin, so papaliwanan ko muna sa inyo or papakita ko sa inyo kung magkano ang presyo ng ating mga materials. Okay. Ayan, so kompleto yan guys. Sa amin, dito yung ating flexible hose, ito. So yung per meter yung ating sasabihin ngayon. So yung isang metro ito guys, dito sa amin isa, mapatak po siya ng 8 pesos. So 8 po yung isang metro ng ating flexible hose. So, and then guys, yung wire naman natin, ito. So yung sukat ng wire natin isa number 14 or 2.0 millimeter squared. Ayun yung presyo niya po ng isang metro is magkano. So mura lang po yan dito. So 17 pesos lang po yung isang metro nito. Pag isang kahon, siguro wala pa itong tawag dito 2,000. Mga more or less mga 1.9 lang po yung isang kahon nito. Ayan. And then ito, number 12. So yung presyo po nito is 25 pesos. Ngayon pala guys, yung brand pala ng ating wire is Royo. Royo po yung brand niya. So maganda yung brand ng Royo kasi ito yung sa mga ginagamit ko pagdating sa mga electrical material. So watak po siya ng 25 pesos isang metro. Ayan. And then guys, ito, so yung ating medyo malaki pang entrada, so 8.0. So yung presyo naman nito is medyo mahal-mahal. So pumatak po siya ng 60 pesos. Ayan, isang metro. So kasi medyo malaki yung ating linya. So the more na malaki yung ating sukat ng wire is the more na malaki yung presyo. So yung ating wire pala isa stranded wire po yan. Ayan, stranded po yung ating ginamit na wire sa ating gagawing mamaya. Ayan, okay. And then guys, yung ating lock nut, ayan. So siya po ay 15 pesos lang po yung kanyang presyo, 15 pesos. And then ito, so yung ating surface type na utility box or kilala sa tawag na ampo box, so pumatak po siya ng 35 pesos po. Ayan, so yung ating ampo box. So gagamitin to guys para sa ating aircon unit. So surface type na tayo guys gagamitin para hindi na tayo magbasag ng semento. So ano na to, surface type na, so nasa labas po yung ating wiring. Ayan. And then guys, to long elbow, so 23 pesos po yung long elbow rito. Ayan, so yan. So ginagamit ko to guys, itong along elbow nito kapag alanganin yung ating bending. So ito na ginagamit ko para mabilis yung ating trabaho. So magamit lang po tayo ng along elbow. Ayan. And then guys, to, so aircon outlet. Ayan. So yan. Ngayon, presyo nga po ay magkano. So aircon outlet natin is 110 pesos po yung ating aircon outlet. So para yan dito guys sa ating ampo box. Ayan. So dito natin siya ilalagay. Ayan. And then ito, so yung electrical tape guys, is na pumatak po siya ng 36 pesos, yung isang piraso po. So kamakapal siya, large, ayan. So 36 po siya, ayan. And then guys, itong entrance cap, ayan. So yung entrance cap natin guys, pumapatak po siya ng 35 pesos, ayan. 35 pesos po yung ating entrance cap, ayan. And then ito, yung ating C-clamp, ayan, para sa ating PVC, so dos lang po yung isang piraso nito. Ayan, so mura lang. Ayan, dosi lang po. Ay, dos pesos po. Ayan. And then, syempre guys, yung ating mga circuit breaker. So, ito. Ayan. So, dalawang klase guys yung ating circuit breaker. So, yung plug-in type ito. Ayan. So, yung plug-in type natin. Ito po yung kanyang itsura. Ayan, so, ito po yung itsura. Cotton brand po. So, yung cotton brand dito sa amin is 325 pesos. Mapalaki o maliit man yung kanyang amperes, isa same price lang po dito. So mura lang yung cotton brand, so 325 pesos. Ayan. And then guys, yung ating namang bolt-on type na circuit breaker na cotton din, ayan. So ang presyo niya po guys is
magkano? Is 335 pesos. So magkano lang yung lamang? So 10 piso lang lamang dito sa ating plug-in type na circuit breaker. Ayan, so ito po siya. Ayan. Ito po yung itsura ng ating button type. So pares po siya, mayroon terminal na screw sa baba at saka sa taas. Compare po sa ating plug-in type. Ayan. So nasa baba lang po yung ating screw. And then the same time, yung ating likod ng ating circuit breaker na plug-in type is meron siyang clip. So kini-clip lang po natin sa busboard ng ating panel board. Okay. Ayan. And then guys, to yung ating NEMA 3R. Ayan, so magkano yung presyo ng ating NEMA 3R? And then guys, to yung ating NEMA 3R. So ang presyo na guys is magkano nga ba itong NEMA 3R na to? So yung NEMA 3R na is sa 379. So case lang po siya. Ayan. So 370 po yung kanyang kahon. Ayan. So dito guys, i-install yung ating bolt-on na circuit breaker dito sa ating NEMA 3R. Ayan. And last guys, yung ating panel board, ito. So, yung panel board natin, isa pumatak po siya ng, magkano to? Panel board. Pumatak po siya ng 799 pesos. So, yung brand po niya, isa Delta. Ayan, so, ito po yung loob niya. Ayan. Ayan. So, kailangan natin to kasi si-separate natin dito yung ating para sa aircon, yung para sa ating mga SPO, tsaka sa ating ilaw, tsaka kung dingits outlet. So, kailangan po natin ng panel board, so nagbili po tayo niyan. Okay. So yun lang guys, so pinaliwanag ko lang sa inyo kung magkano nga ba yung presyo dito sa aming lugar ng ating mga electrical materials. So ngayon guys, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo. Doon pala sa akin, hindi pa sana nagsusubscribe, sana guys supportahan yung channel ko. Yung click notification bell para lang update sa aking mga bagong video. Sa mga gusto mo pa shoutout, gawin nyo lang is comment lang yung pangalan nyo and address para susunod na vlog is ma-shoutout ko kayo. So hanggang dito na lang guys and see you in my next vlog. Thank you.